Magandang araw po mga kaludes at welcome back na naman sa channel natin. So direct na po tayo. Ang bagong presentation po natin ay galing po kay Edwin Balmio. So ang comment po niya doon sa baba ay paano lagyan ng dimmer switch ang tugang switch na ilaw. So dito po sa diagram makikita niyo po dito may kaibahan po ang gagawin natin ngayon kasi yung line 1 at line 2 po, pareho na pong black wire ang gagamitin natin. So medyo advantage po ang gagawin natin. Pero ang linya na gagamitin sa breaker natin dito is line to line. So mostly po sa line to line, talagang magkapareho po ang kulay na ginagamit doon. Kaya dito po, para maiba naman po yung pagkukoneksyon natin sa pag-i-install ngayon, magkapareho na po ang kulay na wire na black. Ang L1 at saka ang L2 natin black na rin. So dito po makikita nyo po yung realistic na po doon sa pagtatapping sa line to line na gagamit po tayo dito sa, makikita nyo sa diagram, meron po tayong tugang na gagamitin. So S1, S2, tapos may nakatap na dimmer switch po na ilalagay. Tapos dalawang bulb na individual switch po sila. Yun po ang i-install natin ngayon. So, susundin lang natin itong diagram natin. So, dito tayo mag-umpisa. Makikita mo, line 1, line 2, pareho pong kulay black. So, paano natin malalaman na magkapareho naman ang kulay? So, ang gagawin po natin doon, tayo na po ang magde-decide kung saan doon ang line 1 at saka line 2 sa pag-install natin dyan. So, umpisa na po natin mag-wiring. L1 at saka L2. Ito po, magkapareho na po ang kulay ng wire. So, para makita nyo na po yung actual doon sa line to line na talaga na magkapareho na po ang kulay. So, lalagyan natin ng wire. Ang gagawin po natin dito, assuming na po tayo kung saan dito yung line 1 at saka line 2. Yan, makikita mo sa wiring natin. Tapos, dalawang ilaw. So, yung ilaw muna natin ilalagay. So, ito yun po ang circuit bulb natin. So, lalagyan natin ng wire. So, dito po, kahit saan mo po ito ilagay kasi pareho na pong kulay itim ang wire na gagamitin natin. So, dito natin ilalagay. Lalagyan na natin yung wire. So, dito sa wire, sa line to line, hindi naman ganun kadelikado po kahit magkabaliktad yung paglalagay mo. Except na lang kung line to neutral ka. So, dapat sa center yung hot wire. Kung line to neutral. Pero kung line to line ka, kahit saan mo ilalagay. Hindi naman ganun kadelikado ang paglalagay. Sa line to line, sa socket bulb. Ilalagay na natin doon. So, ito yung line 1 at line 2 natin. So, sa pangalawa tayo, ganun rin, nalagyan natin. So, ayan. So, dito na tayo ngayon sa switching. Kung paano ba yung ilagay yung tugang na may dimmer switch. Holder natin na lalagyan natin ng switching. Saka ito rin ang dimmer switch natin na design. So, ang dimmer switch po natin, nakabrand sa UPO. Tapos, dito sa likod, makikita. So, ayan, makikita pa yung price dyan. Ayan. Tapos, ito po ang rated. Makikita mo. May nakalagay po. Makikita po ba? Ayan. Ayan, makikita po ba? Tingnan natin yan. So, ang dimmer switch natin, merong max na load na 300 watts. Kaya, ibig sabihin doon, kapag ginamit mo itong dimmer switch na 300, ang lahat ng total load ng gagamitin mo sa ilaw is 300 watts ka lang. So, yun ang limit dito sa dimmer switch. Pag lumampas yun sa 300 plus, pwede itong masira, masunog. Kaya dapat titingnan mo yung rated sa dimmer switch. So, yan, makikita. So, ilalagay na natin. So, paano ba natin ilalagay? Dito natin yan sa umpisa ilalagay. So, makikita naman dito ang diagram natin. Nakauna yung dimmer switch natin. So, dito mo yan sa umpisa ilalagay. Tapos, i-push mo. Yan. Oh. Okay. Tapos, pangalawa, switch 1. Makikita mo dito, switch 1. So, meron tayong switch. So, ito yung switching natin. So, paalala po, pag bumili po kayo ng dimmer switch, dapat po magkapareha yung switching na ang kalakihan. Kasi meron mga switching na maliit. Kaya dapat pareha yung size dito sa dimmer switch na gagamitin mo dito sa mga switching. Katulad ng ganito. Yan. Tapos, post natin. So, ayan. Oh. Switch 1. So, switch 2 tayo.
So, dito mo lang ilalagay, ganyan. Tapos, post mo. Yan. I-post mo lang dito sa likod. Yan. Oh. So, ito na po ang umpisa, dimmer, switch 1, switch 2. So, makikita mo dun sa diagram. Nakauna yung switching sa dimmer switch. Switch 1, switch 2. So, ang gagawin natin, magja-jumper po tayo dito sa baba. So, makikita mo dyan sa baba, naka-series po ang switch 1 at saka switch 2 at saka yung dimmer switch. Dito po sa baba, naka-ganyan. Dito sa baba, naka-series. So, wiringan natin. Itong umpisa po dito, ito po ang line 1. So, makikita mo dito yung line 1, umpisa sa topping, sa DS natin, sa dimmer. So, dito tayo mag-umpisa. So, dito mo yan ilalagay ang wire. Yan. So, yan. Tapos, dito sa dimmer switch, dito makikita mo dimmer, nakatap sa S1. So, ito po ang magiging switch 1 natin. So, dito sa switch 1, dito, i-jumpin natin itong dimmer dito sa S1. So, makikita mo, nakakonnected yan sa S1. So, jumper tayo. So, ito yung wire. Dito mo ilalagay ang wire. Diyan. Tapos, screw mo na. Tapos, screwan mo na natin. Yan. Tapos, yung wire, dito mo ilagay. Naka-series yan. Makikita dito sa diagram. Yan. Naka-series sa S1. S1 natin to. So, dito mo yan ilalagay ang wire. So, yan na po. Tapos, konektado sa switch 2. Kasi makikita mo, switch 1, naka-jumper yan sa switch 2. So, ilalagay natin yung jumper. Dito mo yan ilalagay. So, yan. Nalagay na natin. Dito sa switch 1 natin, maglalagay tayo ng wire patungo, katulad dito, switch 1 patungo din sa taas. Lalagay natin ng wire. So, ito ngayon ang switch 1. Yung switch 2 na naman natin. So, ito na po ang switch 1, switch 2, tapos ito yung line 1 na makatap doon sa wiring natin sa diagram. So, makikita mo. So, itong sa switch 1 at switch 2 mo, lagi mong tandaan, kapag gumamit ka ng mga ganitong tugang switch, talagang meron kang marking. So, kadalasan po ang ginagamit sa marking dito, yung binabalatan. So, ipakita na lang natin, binabalatan. So, itong mababang wire natin, pagpalagay natin, ito yung switch 1 natin. So, markingan mo lang, paksi mo lang maliit, ganyan. So, ibig sabihin yan, iyan ang 1. Tapos, dito sa pangalawa, lalagyan mo ng marking natin. Yan, 1 at saka 2. So, ito yung marker mo na pag mag-wiring ka doon para malaman mo na ito yung sa switch 2 at ito yung sa switch 1. Tapos, ang walang marking po dito, yun po ang line 1 natin. Na magtatapping siya sa line 1, itong walang marking. So, ngayon, ilalagay na natin. Yan. Tapos, lagay na natin yung takip natin. So, nalagay na natin. Tapping na tayo ngayon dito. So, umpisa tayo dito sa taas, yung L2. So, ngayon, makikita mo po dito na wala namang marker ito na line 1 at line 2. So, ito po yung sinasabi natin. Kapag line to line po ang gamit mo, ikaw po ang mag-a-assume kung nasaan dito yung line 1 at line 2 mo. So, ngayon, ipagpalagay natin, ito na ngayon ang line 2 mo. Ito yung line 2. Tapos, dito sa supply natin, sa line 1 at line 2, line 1 at line 2 dito sa supply, hindi mo rin alam kung saan ba ang line 1, line 2. So, assuming ka rin. Pipili ka dito sa dalawang wire kung saan ang gusto mong line 2. Kasi dito tayo sa taas nag-umpisa. So, line 2. So, kahit saan po, magpili ka lang sa line 2 mo, pwede. So, dito ka kukuha ng isa. So, ito yung unang line 2 mo na itatapping mo. Nakaganon. So, ito, line 2. Pagpalagay natin, ito line 2 rin ito. So, ito yung itatapping natin. So, yan. Lagyan na natin ng electrical tape. Yan. So, yan. Natapping na natin ang line 2. So, dito na tayo sa natapping na natin dito ang line 2 sa unang bulb ito. So, tatap siya ngayon sa switch 1. Line 2. So, simple itong natira, ito yung line 1 sa bulb. So, yung line 1, tatapping yan dito sa line 1. So, yun
ito na po yung return na galing sa line 1 na tapping natin na black. So itong wire ngayon, tatapping po siya dito sa minarkahan natin ito ng 1. Makikita mo dito, may marking tayong 1. Ito yung 1. Pakihangapin natin. So ito yung 1, makikita naman. Isang kadlit natin na ginano natin sa plier. So yung line 1 dito na galing sa top sa line 1, ito yung return na labas. Ito po, na galing dito sa switching natin. Dito mo yan itatapping sa line 1. Sa bulb, kasi yung line 2, tinapping na natin. So ito yon ang line 1. Ito rin ang marking sa switch 1 natin. So dito mo yan itatapping. Yan. So yan. So natapping na natin ang line 1 at line 2 sa ilaw. So yan, makita dyan sa lalim. So dito sa walang wire ito, katong yung walang marking na nilagay natin, ito yung line 1. Tapos itong dalawang marking dito, ito yung switch 2 pala natin. May marking na dalawang kadlit dito sa plier. Sa cutter natin. So, ilalagay na lang natin doon ang wire para sa switch 2 natin. So, ito pong natitira ngayon, para sa line 1 po talaga ito, na galing dito sa switching natin. So, lagi mong tandaan, kapag magkapareho na po ang wire, laging presence of mind sa pagtatrabaho ng ganito. Kasi magkapareho na po ang kulay. So, lagi mong tandaan, titingnan mo palagi yung line dito. Line 1 at line 2. Yan. Matapping mo ito sa line 2. So, itong makikita mo itong walang tapping na ito, line 1 ito, dito mo yan itatapping. Kasi yan ang tapping sa line 2. Makikita naman ang distribution line natin sa supply. So, lagi mong tandaan, ito mawala, dito mo yan itatapping. Itong natira, ito yung L1 natin galing dito. Para may supply yung switch at labas yung return patungo dun sa switching natin. So dito yan, nakatap. So wala nang iba, makikita mo, walang nakatapping dito sa line 1. Kasi ito yung puti sa line 2. So dito yan, nakatap ang line 1 na galing natin sa switching. So yan. Tapos na ang switching natin sa 1. Sa switch 1 natin, ito, natapping na natin. So dito tayo sa pangalawang switching na naman. So wala kang gagawin, unahin muna natin yung line 2. Assuming tayo, so dito ngayon ang line 2 natin. So makikita mo sa diagram dito line 2. Line 2 nakatap sa pangalawa na bulb natin. So kukuha ka dito sa dalawa. So assuming ka na lang kung saan mo gustong mag-line 2. Kasi line 2 line naman supply natin. So ito line 2 na natin. Dito sa pangalawang wire, dito sa supply, yun po sinasabi natin. Line 2 line tayo. Kaya kahit saan mo gusto, mag-line 1 at line 2, kunin mo dyan. So ito, kasi parehan ng kulay ang wire. Kahit saan ka kukuha sa line 2. So sabihin na natin, ito yung line 2 natin. O dyan mo itatapping, line 2. Ayan. So, ngayon dito tayo sa, so walang natitira, ito yung line 1. So yung line 1, ito po yung switch 2 natin na galing sa tapping sa line 1. So ito na yun. Ayan. Ganyan. So dyan mo itatapping. Kasi ito, marking na 2 natin sa switch 2 dito, nakatapping na yan dito sa line 1. So ito yung line 1. So tapping mo dyan. So yan. Tatapping na natin lahat. So ngayon, baka sabihin nyo, ano itong dalawang wire na lumabas po dito sa junction box natin? Yan, makikita mo yung dalawang wire. So ito po ang distribution extension mo doon sa supply. Kung gusto mo pang lagyan ng supply, kung gusto mo pang magdagdag ka pa ng ilaw doon, ito yung home run sa distribution line mo sa ilaw. So ngayon po, ready for testing na po tayo, pero gagamit muna po tayo ng multi-tester. So ito po, gagamit tayo ng multi-tester tapos nakasitting po sa resistance. So yan po, makikita nyo. So testeran natin itong line 1 at saka line 2 natin. So dito tayo mag-umpisa. Dito at saka dito. So makikita mo po, wala pong short circuit. Yung dulo doon po sa wire natin, pinutol natin yon. Ito, makikita nyo, pinutol natin. Kasi pag hindi mo yung pinutol dito, kasi magkadugtong ito yung umpisa natin sa pag-wiring, pinutol na natin. Kasi ito po yung line 1 at saka line 2 sa extension pa doon sa lighting. Tapos makikita mo sa tester natin dito, ayan po, hindi po gumalaw. So testing natin muli. Yan, gumana yung multi-tester natin. So wala pong short circuit. So okay na po ang installation natin. So ilalagay na natin doon sa circuit breaker yung supply. Saan dito ang line 1 at saka line 2? So line to line naman tayo, kahit saan mo ilalagay itong dalawang wire. So assuming na natin, ito yung line 1 natin. So ilalagay natin. Ito yung line 1, tapos yung kabila, ito yung line 2.
So yan, natapping na natin. So lalagyan na natin ng bulb. So dito po sa bulb natin, dalawang klase po ang ilalagay natin na bulb. Isang lead bulb at isang incandescent bulb. So dito po sa lead bulb, may sikreto pong ginagamit ang lead bulb para gagamitan mo ng dimmer switch. So mamaya po, sasabihin natin kung anong klaseng lead bulb ang pwede mong gamitin para doon sa dimmer switch natin. So ilalagay muna natin itong bulb. So mayroon po tayong paalala po dito. Itong line 1 po dito, lagi mong tandaan, ito pala yung common mo doon. Kasi pag nagkamali kapag tapping mo sa common, ito, line 1 po ito. So dapat yung line 1 mo dito, hindi yung matapping yung line 2 dito sa line 1. So dapat tandaan mo yung common dito sa line 1, katulad dito. Ito pala yung common. So yung common dapat sa line 1, hindi matapping yung line 2 dito sa common. So yun lang po ang lagi mong tandaan. Na yung line 1 natin dito na hindi matapping doon sa line 2. Kasi pag natapping po itong line 1 dito sa common, puro line 1 na lang ang natapping mo. So kaya yun palagi mong tandaan na may common po na switching na ganito. So yun na po para hindi ka magka-tapping yung puro line 1 at saka line 1. So ito makikita mo naman na bakante po. Ito yung common. So dapat itong line 2 hindi yan matapping dito sa common sa line 1. So yun na po paalala natin sa tapping. Switch on muna natin. So, paalala mo na po dito sa diagram natin. Dito po sa switching sa dimmer switch, kapag naka-opo ang dimmer switch, talagang hindi po magpapansyon ang bulb. So, subukan natin. Switch on, tapos switch to. So, yan po, hindi po iilaw kapag hindi mo ina-tune in po itong dimmer switch natin. So, kailangan i-switch on mo ito o i-variable mo ang dimmer switch para gumana po yung bulb natin. Tapos ang dimmer switch natin, talagang sabay yung dalawang bulb. Kasi dito yan dumaan sa diagram, makikita mo ang line 1, dumaan po dito sa linya na dimmer. Kaya kontrolado po niya itong dalawang ilaw natin dito sa dimmer switch. Ngayon, nakaon na po ang switch 1 at saka switch 2. I-switch on na natin itong dimmer switch natin para malaman natin. So yan, makikita. Tapos, i-switch off muna natin. Switch on natin yung lead bulb, tapos yung incandescent bulb. Tapos kung gusto mong palakasan, i-volume mo lang po itong dimmer switch natin na variable. So ayan, makikita mo. Tapos ang bulb po sa lead bulb is 3 watts po ito. Ito yung incandescent naman is 50 watts po ito. So kung gusto mong hinaan yung dimmer switch, so dito adjust muna natin. Ayan, makikita mo. Umina. So, ito na po yung sinasabi natin. Ano bang klaseng lead bulb ito na pwedeng gamitin sa dimmer switch? Tatanggalin ko muna. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginamit natin na lead bulb na ma-adjust dito sa dimmer switch natin. So, ito po. Ang dimmer switch na ginamit natin, kung makikita mo sa supply po dito, yan, makikita ba? Yan. Yan. Malapit. Saka, 85 to 265 volts. Kaya ibig sabihin po, ang bulb na ginamit natin, kahit na 110 volts po ang supply dito, iilaw pa rin. Kasi 85 po yung voltage sa pinakababa na pwede mong gamitin. To 265. Kadalasan po ang ginagamit na lead bulb po, ito yung isang lead bulb na ginagamit, may nakalagay na, yan, makalagay na 220 volts to 240 volts. Kaya itong klaseng bulb na ganito, hindi mo talaga pwedeng gamitin sa dimmer switch. Kasi nang sinubukan po natin, gamitin ko po ito, ang ilalim sa loob po nito ng dimmer switch, nagpipitik-pitik po yung kurinti sa loob. So, mapakikinggan mo talaga sa loob kung anong nangyari. Tapos, meron siyang spark na mangyayari kapag ina-adjust-adjust mo. Kaya possible po pwedeng madamage ang dimmer switch na ganito na klase na lead bulb na 220 volts ang ginagamit. Kaya para hindi po madamage ang dimmer switch mo at sumasabay po ang adjuster sa gamit sa lead bulb, ito po ang dapat mong gamitin. Yung nakaumpisa sa 85 volts ang gamitin mo para dito sa dimmer switch. So makikita naman, so ibalik na lang natin. So ayan, pwede mong ma-adjust sa pinakamahina kapag ganitong na klase na lead bulb. So mga kaludi, bago po tayo magpaalam po, isa-shoutout muna natin po ang bagong sponsor natin na si Sir Don Camote, ang bago po nating sponsor.
At saka si Bisayang Electrician TV, ang mga dating sponsor natin. At saka si ZRJ. Tapos, mayroon po ang nagpapashoutout natin. Si Sir Jumar Kalos from Albay. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Albay. At saka si Gilbert Daro Black TV. Ay, sir, magandang araw po dyan sa inyo. At saka si Tron Moto Vlog. Oy bay, mayong adlaw ni mo din na bay. Tron Moto Vlog. Saka ito pa si Gregorio Hiray. Pabati po kay Juanito Nakario. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyong dalawa. At saka ang last natin si Alpi Midala. Oy sir, magandang araw po dyan sa inyo. So yan po mga kalodi. Sana po may natutunan na naman po kayo sa bagong presentation natin. At saka maraming salamat po